mommies and have quiet time with the baby. And here with us is Ann, tama? Terrence Ann? And Terrence Ann Molejona. So, ano papakita natin sa kanila, mami? Mami na ba? No. Ano po yan? Sige. Si Ann. Ngayon po, time na po para sa quiet time. Mabilis na lang po to kapag nagawa niyo na yung first step. Importante lang po sa quiet time yung place po. Eh, yung dim po yung lights, tsaka wala pong distractions kagaya po ngayon. Eh, yung lights. Pag ito kayo, hindi ba? Volunteers. Volunteers. Sa ating quiet lang. Mami, daddy siya. Okay. Ayan po. Pwede na po tayo magkaroon ng bonding time kay baby. Lalagyan po natin siya ng Johnson's Baby Bedtime Powder. Ang tama po pag-a-apply, kapag maglalagay po tayo ng powder, kailangan po mag-ano tayo ng powder, malayo po kay baby ha, para po hindi niya nalalanghap. Importante po yun. Tapos pag maglalagay po tayo, lalagyan na tayo. Ganyan po. Gano'ng karami powder mga one teaspoon less. Huwag po masyadong marami. Yan. Pwede po natin ilagay sa likod po ni baby. Kailangan po sa mga nagpapawis na baby at saka sa mga singit-singit po niya. Kailangan po doon. Kasi doon po yung madalas na nagpapawis. Para hindi siya yan. How do you answer a question na iba hindi naniniwala sa powder? Maraming nanay na ganun eh. Sabi na naka-asma. Depende po yun sa pag-a-apply nila. Kapag po siguro eh, gumagamit kayo ng sponge o kaya po pag sa harap po ni baby kayo naglalagay. Eh, talaga magkaka-asma. Much better na ganyan. Oo, pamilya. Oo, pamilya. Huwag po yung sponge. Yan, sa singit po. Mas maganda po kasi dyan kasi lagi po yung nagpapawisan. Oo, nagpapawisan. Ayan, ganyan. Sa kilikili rin po. Ayan. Pag-boy, lalagyan pa yung sa balls. Pwede rin po. Sa ilalim, after yung changing yung diaper po, after po nang palagyan. Yun po. Pag, yan, fresh na si baby. Tapos na siyang lagyan ng powder. Pwede na po siya magkaroon ng bonding time kay mommy. Pwede niyo po itong gawin by playing some lullabies o kaya reading story books o kaya po yung simple rocking yung baby para po makatulog. Sabi nila huwag daw may upasanayin na natutulog yung baby, nahihihete. Opo, mas maganda po. Gaparin iba ko paano sa kliyente. Opo, kapag medyo po inahihete, kapag nirarocking si baby, kapag medyo na po siya inaantok, pwede niyo lang po siyang ilagay sa crib niya po. Ano ang ilang pag ano? Dahan-dahan lang po. Hindi lagay nagising ulit. Ay, lagyan niyo po siya na. Dapat po kasi dahan-dahan. Tapos po, yan. Kung nga rin yan, tulog na siya. Dahan-dahan niyo po siyang ilalapag. Tapos po, lalagyan niyo po siya ng punan sa tabi niya. Dahan-dahan lang po. Tapos po, this way, she can see herself to sleep na po. Mas mabilis na sa dilit siya. Opo, mas po. Opo, o kaya pinadapa. Opo, mas mabilis. Tapos pag nasigilin na siya, nakakatulog. Opo. Kumatapa siya sa akin. Opo. Yung baby ko pareho. Kumatapa kasi pag tumapa yung baby. Kapag tumapa yung baby. Kailangan po siyempre pag tumarik. Saka gano'n naman siya parang. Kaya po siya. Yan, yung supo na kaganyan. Kawawa naman yung baby. Basta titignan lang kasi baka mamaya hindi na makahinga. Sabi, alam po natin sa tingin ko. Ganyan po kasi po yung quiet time. Yung kailan po kailangan yung team light nito. Kumakalimutan niyo. Para po mas mabilis siyang mamatulog. Mas comfortable po siya. Mas mahimpin. Mas mahimpin. Opo, kaya po. Huwag siya doon sa malakas. May mga tanong sa'yo, mami. Sa papakulot na ito, yung baby. May connection na ito sa sinasabi ni Dr. Inera kanina. Sabi niyo na yung iba ka, huwag daw mag-unan muna eh. Sabihin niyo, huwag daw muna mag-unan na ganyan. Okay lang mo. Para pantay. Questions?